Hi guys, it's me, Mark Lasaka, and welcome back to my channel. Bago po ang lahat, I wanna say thank you sa lahat po na nag-subscribe, nag-comment. Malapit na po tayong mag 5,000 subscriber. Ayan, for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinaparami o pinopropagate ang aking Pagoda cardboard. Ayan. So bago natin dalhin yung cardboard sa aking area na pagkakatan, so shoutout muna kay Sir Jerry Lou and John Angelo Adriatico. Thank you for visiting our garden again. Ayan, napakabait niya ni Sir at saka ni Sir Angelo, Sir Jerry at Angelo. Thank you po sa magpunta dito. Ayan. And also shout out to Sir Jeff Kudya and Ma'am Priscilline, Ma'am Ginilin Muni, Ma'am May Rica Fort, and Sir Simon Lim, and also to Ma'am Merly Sabado. Thank you for watching my vlog, my videos, and thank you sa mga comments. Ayan. So God bless po sa inyo. So ayan, dadalhin na natin tong aking Pagoda cardboard sa ating area na pagkakatan. So ayan na guys, nandito na tayo ngayon sa aking area na pagkakatan. So una natin gagawin ay tatanggalin muna natin siya sa kaniyang pot para makita natin yung mga ugat niya. Ayan, ang dami na niyang ugat. By the way pala, galing pala ito kay Father Felix Hora sa Panglao. Ito po ay binili ni Ate Nisi at binigyan na ako, kaya ito na, malaki na. So, ikakat na natin ito. Pero kailangan muna natin tong hugasan para makita natin yung dito sa pinakapuno niya. As in, talagang pupunin natin lahat ng lupa para makita natin kung saan natin ikakat. So, hugasan muna natin. Ayan guys, hinuhugasan ko muna para sure tayo. Saka dahan-dahan lang po kasi napaka dali lang po mabali ng mga ugat niya. Napaka fragile po, di ba? Oh, ayan, fragile ha, English yun ha. Ayan, ito po talaga ang ginagawa ko sa mga cardboard ko. Hinuhugasan ko talaga para sure tayo na makita yung saan tayo magka-cut. Gusto ko siyang i-cut dahil malaki na siya at nasira kasi yung dahon niya kasi kinain ng snail. Ayan. Yung snail kasi, ang pinupuntilya talaga nila yung new leaf. Kasi pag new leaf, soft lang kasi at andali nilang kainin. Kaya ayan, nasira tuloy, na this beauty ang Pagoda cardboard natin. So ayan, tapos ko ng hugasan. So ikakat na natin ito. So ayun na guys, ikakat na natin itong aking Pagoda cardboard. So kailangan muna natin itong maliit na kutsilyo. So ayan, paalala po, dahan-dahan lang po sa pagkakat. Mag-ingat po kayo. So ayan, ito muna natin yung gagawin. Ayan, tusukin muna natin siya dyan sa ilalim. Dahan-dahan lang po kasi napaka fragile po kasi ng ugat nila. Ayan. So, katapos nating tusukin siya nitong maliit na kutsilyo. So, gagamitan natin na siya ng malaking kutsilyo. Ayan. Yung pinagtusukan mo ng maliit na kutsilyo, tusukin mo ulit nitong malaking kutsilyo. Ayan. Dahan-dahan lang po ulit. Ayan. Ang hirap mag-cut na mag-isa. Meron din mag-isa.
Ayan. So, nakat na natin. So, lagay muna natin siya dyan. Na kailangan po hindi po mabali yung mga ugat niya. Ayan. Lagay muna natin siya dyan. So, may hinanda na po ako ditong carbonized rice hull, at konting manure. Ito ang ilalagay natin sa ating medium. So, yan, mas more on rice hull po sila. Pag ganito po ang ugat ng inyong mga halaman, ito, mga malaking ugat, mas gusto po nila na magaan po yung medium nila para naman madaling makagalaw itong mga ugat nila. Kasi, yung mga ganitong ugat, ang dali lang pong gumalaw. Yan. So, yan, meron akong itong medium natin, mixture natin, rice hull, carbonized rice hull, at maliit na vermicast or manure. So, yan, unahin natin itong pinaka-ibabaw. Ingatan natin kasi napaka fragile po talaga ng cardboard. So, yan, babalik natin siya dito sa kanyang pot. Ito po pala ay mga 4 na taon na binigay sa akin ni Ate Nisi. So, marami na rin akong naibenta nito. Ito talaga yung pinaka-unang cardboard ko. Yan, nalagyan na natin siya ng lupa. Mas ramihan nyo po ng rice hull. Maganda po sa mga philodendrons, mga anthurium foliage na marami pong rice hull. Kung wala namang available na rice hull or carbonized rice hull sa inyong lugar, yung ibang kasing lugar, di ba, wala naman silang rice hull. Pwede naman po coco peat o coco husk, pwede rin yun. Kung ano lang ang available sa inyong lugar, pwede po yung gamitin. As long as po, magaan po ang inyong medium. Yun po ang kailangan ng mga, kagaya nitong mga cardboard. So ayan, ang susunod natin ay itong pinakapuno niya. So ilalagay ko siya dito sa pot. Yung iba kasing propagation ay yung nag-iisang dahon lang. Hindi ko po yun ginagawang propagation na yun kasi ang tagal po bago po magbigay ng babies kapag dahon lang mga ilang buwan din. Talagang pong na-stress ang mga halaman pag ganun yung ganito, yung mga cardboard. So ayaw ko po talagang per leaf ang aking propagation. Mas gusto ko pong ganito. Yan. Kunin natin lang itong isang dahon kasi natamaan talaga siya. So, hindi po talaga maiwasan. Ayan. Pero, huwag po mag-alala. Kasi may nag-comment sa akin na hindi po magandang practice na mag-propagate, na makuha ang dahon. Correct naman po ang comment niya. Pero, talaga kami mga gardeners, paminsan-minsan talaga po hindi po maiwasan na yung matamaan kang dahon. Pero, kailangan natin sacrifice pa rin ang dahon. Lagay natin siya dyan. Huwag nyo pong masyadong ibaon ang yung pagtanim ninyo ng mga ganito, lalong-lalo na po sa mga philodendrons. Ayaw na ayaw po nilang nakabaon sila. Sa experience ko po kasi ang dali po nilang mamatay, malata, mauubos po yung dahon nila. Tsaka ang dali lang po atakihin na yung maliliit na snails. So ayan, ganito lang po para madali ring tumubo ang mga babies nila. And madali lang po mag-dry itong pinagkatan natin. So ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung pinagkatan ko ng cardboard. May mga babies na. So, dadalhin muna natin doon kasi babalik natin siya sa lalagyan niya saka dililigan natin. Kung uulan naman, huwag niyo munang diligan, pero ang init kasi dito sa amin ngayon, parang alas 11 na.
So kailangan mo natin siyang didigan pero konti lang. So ayan. Diba parang wala lang, parang hindi lang po natin siya likinat. Ayan. Okay guys, ito na yung pinagkatan natin. So ayan, papakita ko sa inyo itong pinagkatan ko. Ayan, may tatlong babies na siya. Ayan, ito yung isa, pangalawa at pangatlo. Pang tatlo ko na pong kuha ng mga babies niyan at naibenta ko na po yung iba. So maganda pong ganito pag propagate natin ng cardboard kasi hindi talaga nasistress. Compared sa yung mga dahon lang, ang tagal pong magbigay ng babies at na-stress talaga po yung halaman. So, ito na po yung mga cardboards ko. Meron ako ang Cobra cardboard. Yan. Papakita ko sa inyo kung anong mangyayari sa dahon lang. Ito po ang mangyayari talaga sa dahon. Nagbibigay siya ng babies pero namamatay po yung dahon niya at isa lang po ang naibibigay niyang babies. Compared sa dito, ayan mga propagation ko na yan, mga pinagkatan ko na yan, ilang ulit ko na yung kinuhaan ng babies. So, naghihintay ako ulit kung magbibigay na po siya ng babies ulit. So, kailangan natin nang intayin muna. Pero ito na po yung mga babies nila. Ito na yan, may Cobra cardboard ako dito. At ito yung, parehos lang yung malaki na rin yung isa, yung parehos dito sa aking pinagkatan. O nga pala, ito po yung pinakapuno ng itong malaki. Pinakapuno yan. Ilang ulit ko na po yung kinuhaan ng babies at ibinenta ko. So, mas maganda po yan. So, meron din ako ipapakita sa inyo isang cardboard na hindi naman ito yung mahaling cardboard pero unique cardboard kasi ito yung mga pagoda cardboard. Maroon po yung new leaf nila. Ayan, sobrang ganda ng dahon. Diba? At meron din akong mga Class B cardboard dyan. Ang lalaki na nila. Sobrang laki na. Mga 5 years old na po ito. Yan, dalawa po yan. So, that's it for today's video. Sana may natutunan kayo. And sana nag-enjoy kayo na sa aking video ngayon. And maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa aking channel. Abangan nyo po ang pag-giveaway ko. Abangan nyo mga ibang videos ko para malaman nyo kung ano ipapag-giveaway ko. Nagpaplano na po ako magpa-giveaway pero iisip ko muna kung anong plan ang ipag-giveaway ko kasi ipa-ship po kailangan pong hindi madaling mamatay ang ipa-ship natin, ipapag-giveaway natin para naman masiyahan ang ating mga subscribers. So ayan, that's it for today's video and kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa every upload ko. Bye and God bless!